kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal ng Diyos, sangayon sa iyong kagandahan mo. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ng mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikda nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, Huwag po ninyong lilipuli ng mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing pinangako ninyo sa kanila. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, masintahin ang bayan mo'y gunitain.
Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na
nanggagaling sa iisang Diyos, paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman yung mga taong malapit sa inyo. Magandang umaga po. May tanong po ako. Ang tanong ko po, ano po ba yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa isang puso? Pwede pong atakihin. Ayan, nakakalungkot po iyon. Isa pa pong nakakalungkot ay kapag ang puso ay naging broken, nawasak, dahil iniwan ng minamahal. Pero kung titingnan po natin, kapag naging broken yung puso, kapag nawasak, ibig sabihin, yung puso ay buhay, yung puso ay nagmamahal, nasaktan nga lamang, naiwan, pero buhay, ibig sabihin, may kapasidad pang magmahal. Para sa akin po, ang pinaka nakakalungkot na mangyari sa isang puso ay kapag yung puso ay naging pusong bato. Ano pong ibig sabihin ng pusong bato? Matigas na puso. Pusong wala nang nararamdaman. Pusong sarado. Pusong walang pakialam. Pusong bato. Yun po yung una kong imbitasyon sa inyo. Tingnan po natin yung estado ng mga puso natin sa ngayon. Tayo ba ay mayroong pusong bato? Bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa atin pong ebanghelyo, yung ating Panginoon dumating na dito sa ating mundo. Ngunit maraming mga tao nung panahon niya ay matitigas yung puso, may pusong bato. Marami nang nagpatotoo sa kanya. Ang mga propeta, ang kasulatan, sila Moises. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala sa kanya. Marami na siyang ginawang kababalaghan, kabutihan sa harapan ng maraming mga tao. Pero karamihan ng mga tao sa bayan ng Diyos, sa bayang pinili ng Diyos, ay sarado pa rin sa kanyang mabuting balita. Kaya yung mga tao, hindi nila makita yung Diyos na nasa harapan nila. At dahil doon, hindi nila matanggap yung biyayang gustong ibigay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nakakalungkot po. Dahil nasa harapan na nila yung magliligtas sa kanila, hindi nila makamit yung pagliligtas dahil yung kanilang puso ay bato, yung kanilang puso ay matigas, yung kanilang puso hindi mapasok ng ating Panginoon. Ano pong kadalasang nangyayari pa? Kung bakit ganoon nagiging matigas yung puso ng mga tao? Siguro po, magandang balikan din natin yung unang pagbasa. Yung mga taong niligtas ng Diyos mula sa Ehipto, naging matigas yung puso nila dahil mayroon silang ibang Diyos na hinahanap. Diyos na ayon sa kanilang mga isipan at kalooban. Pumili sila ng ibang Diyos, kaya't naging sarado sila sa ating tunay na Diyos. Kaya ito po yung gusto nating makita, lalo na sa araw natin ngayon, sa panahon ng Kwaresma. Ano po ba yung estado ng puso natin? Tayo rin ba ay pumipili ng ibang mga Diyos-Diyosan katulad ng mga taong pinili ng Diyos sa ating Biblia? Ano pong nagiging problema? Hindi nila nakakamit
yung pagpapalang nais ibagay ng Diyos dahil sa kanilang mga iba't ibang pinipili ng puso nila. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ang tunay na imbitasyon sa atin, unti-unti nawa nating mabuksan yung ating mga puso, kahit na ito ay matigas na, upang ito ay mabago ng Panginoon, mapalambot ng Panginoon, at kanyang mahubog ayon sa puso niya. Puso na makakaranas ng kaligtasan. At nais ko po kayong bigyan ng tatlong paraan para unti-unting mapasok ng Diyos yung ating mga kalooban. At ito ay unti-unting makaranas ng pagliligtas na nais niya para sa ating lahat. Una pong mahalagang gawain upang mapapasok natin unti-unti yung Panginoon ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti nating makikilala ang Diyos. At nung uminsan po, pinaalala sa amin ni Cardinal Rosales, kapag nakilala natin ang Diyos, hindi maaaring hindi natin siya mahalin. Kapag tunay nating nakikilala ang Diyos, mahirap na hindi siya mahalin. Kasi kapag nakilala daw natin ang Diyos, malalaman natin yung tunay na pagmamahal na inaalay niya para sa ating lahat. Kaya ang unang paraan para mapapasok yung ating Panginoon, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ikalawang paraan po para unti-unti pang mapasok ng Panginoon yung ating mga puso. Balikan po natin yung mga buhay ng mga santo. Meron po tayong mga santo na nagsimulang matigas ang kanilang mga puso. Pero unti-unting nabago ng ating Panginoon dahil ang Panginoon hindi sinukuan yung kanilang mga buhay. At yung Panginoon po, hindi rin susukuan yung ating mga buhay kahit na sa ngayon ay matigas pa ang ating mga puso. Paalala po sa atin na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagkakataon pa tayong makapagbago. At ikatlo pong paraan, tingnan po natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kung minsan po hindi natin napapansin na kumikilos na tunay ang Diyos dahil sa dami ng ating mga ginagawa. Kaya ang imbitasyon po, maglaan tayo ng panahon, huminto upang mabalikan yung mga kilos, yung mga paggabay ng Diyos na nangyayari sa ating mga buhay ngayon pa lamang. At kung mababalikan po natin, tunay naman talagang kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Tunay na nagbibigay ng mga pagpapala. Kahit na minsan akala natin, alam natin sa ating mga sarili, hindi tayo karapat-dapat sa mga ibinibigay ng Diyos. Pero ang Diyos patuloy na may ibinibigay sa atin para tayo ay maitaguyod sa buhay na ito. Tatlong paraan po. Makinig, maging bukas sa salita ng Diyos. Tingnan ang buhay ng mga santo na buhay na nagpapakita sa atin ng pag-asa. At ikatlo, tingnan natin ang ating mga buhay. Yung Diyos kumikilos na tunay sa ating mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag po nating sayangin yung biyaya na nais ipagkaloob ng Diyos. Huwag nating sayangin yung kaligtasan na inialay niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Inialay niya yung kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung marinig ninyo ang salita ng ating Panginoon, huwag na nating patagasin ang ating mga puso. Maging bukas tayo. Hayaan natin na ang salita ng Diyos, ang ating Poong Hesus Nazareno nawa, ay hubugin at baguhin ang ating mga puso upang matanggap ang pagpapalang nais niya para sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit maitaimtim. Sa panahong ito ng Kwarisma, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga mahihirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan, at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso
at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, E Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Siyang susunod.
announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang samahan ng ating simbahan sa ating pampamayan ng Daan ng Krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula 7:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay 8:00 ng umaga hanggang 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay 7:00 ng umaga hanggang 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay yung pagbubukas ng ating mga puso para sa salita ng Diyos ay dumating sa ating kalooban. Dahil ang salita ng Diyos, yun ang ating magiging daan, ang ating gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't nawa, patuloy tayong maging bukas sa salita ng Diyos. Huwag na po nating patigasin ang ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang ating Panginoon po, ninanais lamang ang pinakamabuti para sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinakailangan
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,